POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bago po ang lahat, una gusto ko munang tanungin kung sino ba ang boxing fan dito. Pwede mong sabihin na ikaw. Sino dito yung Manny Pacquiao fan lang, yung nanonood, yung nag-open dito dahil kay Manny Pacquiao? Sino dito yung nanonood ng sikat na mga boksingero na fight lang? Sino naman yung nanonood talaga ng boxing kahit hindi nila kilala? Sa mga Pinoy po, madaling malaman kung sino talaga yung boxing fan at hindi. Kasi karamihan po nang tatanungin inyo na boxing fan, si Manny Pacquiao lang ang pinakakilala. At sana po dito sa mga nanonood, hindi lang si Manny Pacquiao ang kilala nyo. Okay? At pinapanood nyo rin yung laban ng mga ibang boksingero. Matanong ko lang ha, siguro karamihan dito nanonood ng laban ni Manny Pacquiao. Pinanonood nyo rin ba yung undercard? Yung pong mga laban bago kay Manny Pacquiao. Taas ang kamay ng nanonood. Ang hindi man nanonood, dyan lang din kayo. Okay lang, okay? Pero ibig sabihin, Pacquiao fan kayo. Ang boxing fan talaga, pinapanood kahit hindi sikat eh. Kasi you're a fan of boxing. Okay? Anyway po, i-comment nyo dyan kung at least malaman ko kung dito sa podcast kung ano yung level na mga boxing fan na nanonood. Okay? Ang ating topic ngayon ay medyo sensitive po. Sensitive to dahil dito sa Pilipinas, maraming nag-iidolo kay Pacquiao. Hindi lang dahil sa boksingero siya at dahil din siya ay sikat, mabait na tao, senador at marami pang iba. Kaya huwag ka nang magkakamaling magsalita against Manny Pacquiao dahil marami kang mga kalaban, malilindigan ka, bawal talaga. Kahit ako, pag nagsalita ako ng against kay Manny, ipatay ako sigurado. Pero kailangan po balansi tayo. Kaya humihingi po ako ng paunawa sa inyo at I will be very objective as much as I can on this analysis. Medyo kukunot na yung ulo nyo, itataas na yung kilay nyo. Simulan na nga natin ang usapan at eto na, ladies and gentlemen, simulan na natin ha. And usual intro, ladies and gentlemen, here comes the boom, boom, pow! This is POWCAST Sports Podcast, hosted by MP Forever. Magandang araw po. Ayan po yung t-shirt ni Manny Pacquiao, yung nasa Nike pa siya. At ako po si Pau Salud. Matagal na talaga akong boxing fan at saka Manny Pacquiao fan ako nagsimula, syempre. Hanggang ngayon po, member pa rin ako ng fan club ni Manny Pacquiao. FYI, tawag dyan ni Pacman's Blood. At ang katotohanan ay wala pong POWCAST Sports kung wala si Manny Pacman Pacquiao. Kaya po ako nagsimula ng aking POWCAST Sports dahil kay Manny Pacquiao. Nung una, puro Manny Pacquiao lang talaga yung gusto kong gawin at pag-usapan. Sisulat, i-drawing, i-video, lahat po. Medyo kinakabahan ako ngayon sa topic ko na ito dahil baka dito na matapos yung karir ko. Anyway, sa bandang huli po nito at kung masasamahan niyo ako ay dito ko sasabihin sa inyo kung para sa akin po ay elite fighter ba si Manny Pacquiao or B fighter na lang ang ating pambansang kamao. Pero bago ko sabihin yan, ang aking analysis ha, bigyan nyo naman ako ng thumbs up at subscribe at para lagi tayong nag-uusap at nagkakwentuhan. At syempre, gusto ko rin marinig yung analysis nyo tungkol dito sa issue na ito. May mga ilang channel na rin na gumawa nito at of course, mainit na mainit itong article na ito. At syempre, please, kwentuhan tayo, comment nyo para mabasa ko ang tingin nyo sa kalidad ni Manny Pacquiao ngayon. Siya ba ay elite? Siya ba ay B, C? Hindi ko alam. Basta ano sa tingin nyo? Okay, marahil alam na natin na si Manny Pacquiao ang dahilan ngayon kung bakit sikat na sikat ang boxing dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Biruin mo nga naman, 4 na dekada na siyang namamayagpag sa boxing. 1995 po siya nagsimula, ha? At nang nagsimula yung alamat na yan, hanggang ngayon, hindi pa tapos ang storya. At siya po ang nag-iisang A-Division World Champion sa buong mundo. 41 years old na ngayon si Manny Pacquiao. Gaya po ng panahon, ang kalakasan, kabataan ng tao ay lumilipas. Minsan po, nasa taas ka, minsan nasa baba. Alam mo na yan. At nagsisimula ang karir natin, nagsimula din ang karera ni Manny Pacquiao nang siya ay nasa baba. At gaya po ng lahat ng boksingero, pero unti-unti siyang nakilala sa larangan ng boxing. Nag-improve, lalong lumakas, lalong bumilis. At ang kaagapay nito ay siya ay natutong mag-boxing. Gumaling siya talaga.
una siyang pinakita sa Amerika ha nung pinabaksak niya itong IBF World Super Bantamweight Champion na si Leo Ledwaba. At parang isang iglap, si Manny Pacquiao na sikat sa Pilipinas ay nagkasunod-sunod ang panalo at nakilala sa Amerika at sa buong mundo. Pero hindi pa po siya tapos ha, hindi pa siya tapos. At kahit nakatanggap siya ng pagkatalo ng ilang laban niya sa Amerika ay talaga namang ang atensyon ng mundo ay hindi tumigil kay Manny Pacquiao. At nasa kanya na lahat, lalo na nung nagtuloy-tuloy siya ng laban at tinalo niya itong mga pangalan na ito ha. Antonio Barrera, Morales, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Antonio Margarito at iba pa. Magagaling po na boksingero yan. So hindi natin pag-uusapan kung elite sila o hindi, pero magagaling. Some would consider them elite during their times, pero Manny Pacquiao pag-usapan natin. Marahil dito sa mga panahong ito ay walang duda na i-consider si Manny Pacquiao na the best of the best. Yun yung mga panahon na pinabaksak na lahat yan, tinalo niya. Sigurado ako, walang duda, wala na tayong pag-uusapan. Unless disagree ka sa akin ha, na sabihin ko na nung tinalo ni Pacquiao, sina Cotto, sina Antonio Margarito, sina Hatton, siya po ay elite fighter nung kapanahunan na yon. Tama ba ako? Hindi. Okay, okay. Bahala kayo, comment nyo lang ha. Pero fast forward today ha, si Chris Mannix, from the Zone Boxing, sabi si Manny Pacquiao, 41 years old, may no longer be one of the elite fighter in the welterweight division. May siya, parang may reservation pa rin siya eh, no? Agree ba kayo dito o hindi? Ito po ay usapan lang natin. Gusto ko pong marinig at makita yung comment nyo. Lagay mo naman pare, okay? So, paki-comment lang po yan, ha? At babasahin natin. Pero himayin natin ang dahilan at ang sabi nila, ang tunay na dahilan kung bakit siya ay isang B-fighter na lang. Unang-una, sinama nila sa ka-level ni Manny Pacquiao na B-level fighters are sila your Dennis Ugas. Kilala niyo ba to? Sean Porter, Keith Thurman, yung huli niya tinalo, si Danny Garcia, si Virgil Ortiz Jr., si Sergey Lipinets, at si Mikey Garcia na posibleng mga kalaban ni Manny Pacquiao. Samantala, tinuturing ngayong panahong ito, 2020, na elite fighters, si Errol Spence at si Terence Crawford, yamblang pong dalawa ang binanggit ni Chris Mannix. So si Errol Spence, ito, maganda itong analysis na ito at pwede tayong mag-argue dito, pwede tayong magtalo. Ha? Si Errol Spence po, Jr. ay ang kasalukuyang WBC at IBF World Champion. Okay? So at si Terence Crawford naman ay ang WBO World Champion. Teka. Yung WBA World Champion, hindi elite? Bakit hindi kasama sa listahan ng elite fighters? Ano ba ibig sabihin ng elite talaga? At kailangan natin malaman. Kasi po, ang WBA Champion, Super World Champion, ay si Manny Pacquiao. Baka matulungan nyo nga ako, nakikinig dito yung, baka nanonood dito yung mga elite fighters eh. Comment nyo nga sa akin din kung ano ba ang ibig sabihin ng elite fighters dyan sa mga magagaling sa boxing na nanonood dito. Para sa inyo ba, ano ba ang ibig sabihin, ano ba ang kategorya ng elite fighter? Sinabi dun sa article pala ha, na ayaw daw makalaban ni Manny Pacquiao, si Spence at si Crawford. Na ba? Ba? Maraming alam to si Mannix ha. Siguro ano, part na siya ng Team Pacquiao. Ano? Alam nyo, yung tunay na dahilan, baka alam na alam niya. Dapat daw yung isa dito sa dalawang mga kalaban niya. Teka, world champion sa turma nung natalo siya ni Pacquiao, di ba? Oh. So, ibig sabihin, siguro kung si Thurman ang current champion at hindi siya natalo, i-consider nyo na elite. Parang unfair talaga. Ano? So ibig sabihin ba nito, pag kung sakali maglaban si Pacquiao kay Spencer Crawford, elite fighter na siya? Teka. May lusot ulit sila dyan sigurado. Kasi si Thurman daw ha, nung tinalo pala ni Pacquiao itong si Thurman, nakasulat dun eh. Hindi na siya katulad ng dati at puros injury na daw at munti ka na nga matalo eh nung bago ng laban ni Pacquiao. So, ang hirap i-impress ng mga American press. Ito pa isa ha.
Yung mga kinalaban daw ni Pacquiao lately, ah, eh, mga B-level fighters. Ibig sabihin, B-level, hindi ganun kagagaling. Sino ba yung mga nakalaban ni Manny Pacquiao? Si Kit Thurman, Lucas Matisse, Adrian Broner, at si Jeff Horn. Okay. Siguro nga. Teka. So, kailangan fair. Tingnan din natin kung sino yung nakalaban ni Terence Crawford, okay? Si Egidius Cavalauskas. Sino yun? Nabalitaan ko lang dito. Nahirapan pa dito si Terence Crawford sa laban na ito eh. Muntik pa siya dito. Teka, baka naman magaling din to. Anyway, sino pa ba yung nakalaban niya? Amir Khan. Sikat naman si Amir Khan ah. Baka elite fighter yung Amir Khan, kaya kinukonsider na elite fighter itong si Terence Crawford. Sino pa ba? Benavides. Sa boxer nga, 3-star lang yung laban na yan eh. At ang pinakahuli, na apat, sa huling apat, si Jeff Horn. Oh, parang kung nilang kanalaban sa Jeff Horn ah. Ano ba, kumpara nyo kung yung mga kinalaban ni Terence Crawford at ni Pacquiao. Hello? Di ba B-fighter din yung mga kinalaban ni Terence Crawford? Teka, si Errol Spence siguro baka elite fighter talaga. Tingnan nga natin. Errol Spence, ang huling nakalaban, Sean Porter, Mikey Garcia. Di ba B-fighters din to according sa mga listahan nyo? So, hindi nyo pwedeng gawing rason o na B-fighter itong si Manny Pacquiao dahil B-fighter kinalaban niya. B-fighter din yung kinalaban ni Errol Spence eh. Teka naman, baka naman may iba pa ditong nakalaban na ano, mas magaling. Dalawa pang huli, Carlos Ocampo at Lamont Peterson. Oh, ano ba to? Baka C-fighter pa to eh, kung may C-fighter. Kung basihan natin kung sinong nakalaban, di ba pare-pareho lang naman silang B-fighters ang kinalaban. Pare-parehas din world champion. Ano talaga ang criteria para sa pagiging elite fighters? Siguro, baka bawal ang 40 years old sa elite fighters kasi 30 years old lang si Spence at 32 years old itong si Crawford. Baka ganun, no? Teka, hindi ba mas impressive dapat yung ginawa ni Manny Pacquiao at 41 years old na maging champion? Mas mahirap yun ha, sa edad niya. Baka itong mga ito, tingin ko ha, si Crawford at saka si Spence, baka hindi nga umabot ng 40 years old yung karir nila sa boxing eh. Baka mag-retire na yan. Ang hirap talaga, teka. Isa pang napansin ko ha, si Manny, dito sa mga elite fighters, siya lang hindi Amerikano. Pwede siguro, biruin mo yung mga fighter of the decade. Naging fighter of the decade si Manny Pacquiao this year. Parang pansin ko rin na pabor din sa Amerikano, Floyd Mayweather. Kalahati nga lang ng dekada yung lumaban. Dapat dyan, fighter of half of the decade. Hirap talaga impress. Yan po ang ibig sabihin ng elite fighter. It's very subjective. It depends kung sino ang nagsasalita. At kung may pangalan ka, nagsalita ka, syempre minsan irirespeto talaga yung salita mo. Pero yun po ang kriteriya niya. Pero kung tatanggalin mo yung kulay ni Manny Pacquiao, ang edad, at lagyan mo ng American flag si Manny Pacquiao, baka mapasama kay Errol Spence at Crawford dyan sa elite fighter. Oo, magaling silang boksingero, pero sa totoo lang ha, itong Crawford at saka itong Spence, sa tingin ko ha, malaki pa rin ang chance ni Manny Pacquiao na talunin itong dalawa na ito. So, okay? Sino ba sa mga nakalaban ni Spence Jr. at ni Crawford ang kayang tumalo kay Manny Pacquiao? Alam ko may magko-comment dyan ng Jeff Horn. Pare, talo man si Manny Pacquiao sa nakasulat, pero ang totoong tumalo sa kanya yung mga judge dun sa Australia. Sumungo kayo kay Teddy Atlas para magwala na ulit siya dun sa result na yun. Nagwala kaya siya? Anyway, ito na ha. In conclusion, at salamat sa pakikinig mo sa akin. If you think I'm making sense, if you think may punto ako, i-comment mo naman. At gusto ko sana, kung natutuwa ka sa ating usapan, araw-araw tayo magsama para dumami naman yung nanonood. Ang hirap, wala tayong mga visual aid kasi gusto natin original. At may pinapakita akong video dito sigurado kasi may mga picture ako ni Manny Pacquiao. Pero anyway, in conclusion, si Manny Pacquiao po at 41 years old ay hindi na talaga katulad ng dati. Okay, aminin man natin o hindi, hindi na siya ganong kalakas. Hindi na siya ganun kabilis, pero ang galing, ang talino, ang skills, nandiyan pa rin. At sa matter of fact, sa tingin ko, mas tumaas pa.
Ganun naman talaga pag tumatanda eh, you have to adjust your style and you have to rely more on your skills and your knowledge. It's father time for Manny Pacquiao and baka nga sa isang araw, it's a grandfather time kasi ang lalaki na ng mga anak niya. At he has defied time and as of his last fight, he proved that he was still an elite fighter. Narinig nyo na. Ina ha? Kala nyo siguro. Iba sasabihin ko, yes, I said it. He is an elite fighter in my point of view. And that's very subjective of what I see. And this is based on the circumstances that I shared with you. The factors. Those are my factors. Ano yung factor nyo? And syempre, elite fighter should match up against elite fighters para magkaalaman, di ba? Di ba? And that is why I'm saying that Pacquiao can beat either Spence Jr. or Terence Crawford. Pwede siguro dito mag-disagree ka sa akin, pero ako, tingin ko talaga, we can all argue, but we can't really know what will happen unless they really fight. Or if it materialize. So kung kontra ka, eh okay lang. Pero meron pa rin tanong sa isip talaga natin kung hindi talaga sila maglalaban, ha? At pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi elite fighter si Manny Pacquiao sa aking point of view, okay? Okay? So sa akin po, ah, hanggang ngayon, he is an elite fighter. Walang duda. Kasi dati, sa totoo lang, hindi lang siya elite. Super elite. Mas mataas pa siya kay Crawford at saka kay Errol Spence. Hindi po ako kumbaga ay nagiging pactards. This is just my analysis based on what I know and what I see, okay? Unless pala itong panahon na ito, 41 years old against 32, unless matalo siya sa sunod na laban niya, eh kung matalo siya doon, saka na tayo mag-usap kung elite pa ba siya o hindi. Pero yung mga Amerikano na pinagmamalaki si Spence Jr. at si Crawford, kayo ay may malaking question at question mark ito para sa inyo. At alam nyo na masasagot lang yan kung pagbibigyan ni Manny Pacquiao itong si Spence Crawford, si Spence at saka si Crawford. At kaya nga po ganito eh, kaya nga po si Spence Jr., Errol Spence at saka si Crawford na naghahabol kay Manny Pacquiao kasi sila ang may kailangan kay Manny Pacquiao. Biruin mo yun, hindi mo tatawaging elite, eh, naghahabol yung dalawa kasi gusto nilang may mapatunayan. Gusto lang matalo ang legend. Okay? Elite pa siya kasi panalo siya sa huling laban niya, champion ang nakalaban niya. At mahirap man ito, he is still considered an elite in my perspective. So, ayan ha. Sana hindi ko kayo pinakaba at sana hindi pa sira yung karir ko. Kala nyo siguro sabihin ko na B fighter man ni Pacquiao. Not right now. Not yet. Subjective kasi yung criteria natin eh. Ang tunay na dahilan bakit hindi na elite si Manny Pacquiao ay pwedeng iba sa'yo, iba sa kanya, iba-iba tayo lahat. Anyway, bilang na rin naman ang oras nito ni Manny Pacquiao talaga at baka sa susunod na laban niya, bigla siyang tumanda. Kaya kailangan din mag-iingat kasi baka sa halip na maging B fighter lang siya, maging R fighter. Ibig sabihin nun, pag natalo siya, retired fighter. At matinding kalaban ang katandaan o ang edad. Mas matindi pa yan kaysa kay Spence at kay Crawford. Gusto ko man na makita yung laban nila Spence at ni Crawford kay Manny Pacquiao, pero tingin ko hindi naman ito kawalan kung hindi mangyari. Nasa akin na kahit sinong kalabanin niya, kung si Mikey Garcia, kahit nga si Conor McGregor kung sino man ang mga kalaban niya, okay lang yan kasi may karapatan na siyang mamili ng kalaban niya, basta ba may pera. At para sa akin, hindi na kailangan mag-take ng big risk. Anyway, ikaw, para sa'yo, ha? Ano sa tingin mo? Ano ba dapat move ni Manny Pacquiao? Tingin ko wala na siyang dapat patunayan, ha? At yan ang pag-usapan natin sa comment. Comment kayo dito. Medyo seryoso usapan natin. At please, pahi-comment, ha? At isulat nyo, hashtag B-Fighter or Elite Fighter para malaman natin kung ilan dito ang naniniwala na Elite Fighter pa siya or B-Fighter pa siya. At habang ginagawa nyo yan, syempre, babasahin ko muna yung mga comment nyo. At mga shoutouts. Okay, importante yan syempre sa mga fans natin. Sa dami-dami kong nagsha-shoutouts, araw-araw hindi ko maubos-ubos. Sana lahat ng sina-shoutout ko at lahat ng nagpapa-shoutout nagsha-share, nagla-like, nagko-comment. Kasi minsan nakakapagod din na salita ako ng salita dito. Tapos, konti lang nanonood. Aba, mahirap din yung content na yan ha. Original lahat. Anyway, basahin ko muna ha. Marlo Rojas, pa-shoutout naman Sir Pao Marlo Rojas from Edmonton, Alberta, Canada. Hey, how are you, sir?
Erneo Seriola, Sir Pao, good morning po. Pa-shoutout naman po sa nanay ko, belated happy birthday kay Nanay Nena De Humo or De Jumo. Nanay Nena De Humo, happy birthday po, belated. Belated pong happy birthday galing po kay Erneo Seriola. Pinagbuhatan, Pasig pala ito. At dito sa family ko sa Imus, Cavite at sa Gabuyo family ng Quirino Province. Versus sa family ng Pasig at kay Imelda Almension ng Pinagbuhatan, Pasig. God bless and more power sa podcast. Thank you po. Ano yan? 1, 2, 3, 4, 4, 40. Dami mong shoutout eh. Lance Matthew TV, ikaw na naman, the idol ko. Diyan si Jerwin Magsayo, Gabalio. Pa-shoutout naman po, Pao Salud from Sipalayan, Negros Occidental, Ugit. At nanonood sa channel mo. Thank you very much. Sir Pao, dapat mag-Olympic muna si Marshall tapos mag-pro boxing na siya. Pa-shoutout sa family ko ng Pinagbuhatan, Pasig. Ikaw na naman, God bless, more more power channel. Thank you. Charlito Lanugan, idol, shoutout naman dyan. Isang bagsak, idol. Salamat, God bless. Charlito or Carlito Lanugan o Charlito Lanugan, salamat sa iyo. And may mga tanong dito, sasagutin ko lang din. Ferdinand Malsi, may gumamit siya ng Ask Powcast. Tanong ko lang po kung active pa sa karir ni Kevin Jake Catara, kailan kaya siya mapapalaban ng world title kasi mahusay na boksingero si KJ. Sayang naman at di ko narinig name niya sa Bo. Kulang eh. Maririnig mo rin yan, nakausap ko na yan dati, wala lang talagang laban kasi ang problema, wala na pong kontrata yata ang ALA sa ABS-CBN, so sa Cebu na lang sila nagpapaboxing at hindi natin alam ngayon, hindi mo ma-update ngayon kasi kung lalo na kung hindi ka taga Cebu, hindi ka ma-update. Ganun talaga ang buhay. Pero update kita, try ko. Siguro pagkatapos ng coronavirus pandemic at balikan natin si KJ or pag wala na tayong may interview, try natin. Hindi ko alam kung ano yung tanong ko sa mga boksingero ngayon eh. Kuntuhan lang nangyayari. Anyway, Leonito Dasera. Sir Pao, nakatingin talaga ako sa likod. Hehehe. May iba tayo, Sir Pao. Noong kabataan ko, naging amateur boxer ako. Sayang nga lang at walang humawak na maging manager ko. Ako po ay tubong Inupakan, Leyte. Marami po akong naging panalo at dinala ko na name sa ring ay Clever Leo or Dong Dasera. Dalawa kami na boxer. Yun, isa si Edwin Projo, naging world champion siya sa timbang na flyweight division. Isa siyang pipi pero magaling talaga. Ako lang ang naging sparring partner niya kasi takot yung ibang kasama ko. Sa ngayon, sir, andito ako sa Maynila, nakikipagsapalaran at naging head security. At yung Edwin Projo nasa Barangay Esperanza, Inupakan, Leyte. Inupasan or Inupakan, Leyte. Salamat sa napakahaba mong kwento, Leonito Dasera. And thank you very much. At nagboxing ka pala. Nagboxing ka pala, ha? Ito rin yung marami kasi talagang sumugal sa boxing at head security na kayo, okay ka na dyan. Nagamit mo siguro yung pagiging boxingero mo, huwag ka lang manuntok, ha? Okay, hindi na kailangan pala manuntok, baka batutain muna eh. Salamat. Ang gusto natin, kaya rin natin ito ginagawa ito, para matulungan yung mga, yung hindi lahat, kasi hindi ko naman kaya tulungan lahat eh, hindi ko rin naman mai-interview lahat. Minsan yung nagugustuhan ko, ganun po talaga. Kaya minsan, mahirap naman yung parang sa boksingero na ihingi ka ng interview basta-basta. Siyempre, kailangan galingan mo rin para mapansin ka. Kailangan talaga merong, yung may dahilan kung bakit ikaw ay kailangan panoodin ng tao. Okay, so sa mga boksingero din, pinapaalala ko rin na lagi-lagi na pinapanood nyo yung mga boksingero na walang trabaho ngayon, yung tumanda na, yung mga may trabaho, yung mga nakaipon, lalo na yung mga talagang sumikat. Ito yung leksyon din para sa inyo at sa mga fans, saka sa mga mahilig mag-boxing kasi applicable naman to sa lahat eh. Okay, pogi ako. Boss Pao, sana sunod interviewin mo yung champion ng UBS, si April Jane Abnin at saka si Leonard Azarcon. Wala na akong badlita sa kanila, boss. O sige, hanapin natin. Si April J. Abne, alam ko lumaban ito ulit sa Cebu. Si Azarcon, under MP Davao ito, kay Nonoy Neri.
ano, Nery nga ba? Oo, siguro nagbabakasyon pa ito sa Davao. Pero tatry natin may interview. Ali Yang Son Pau, di ba, canceled ang Olympics ngayon. Mag-pro na lang siya. Pag MP siya, sa US siya mag-train at lalo siya mag-improve. Yes po, postpone ng Olympic 1 year. Ibig sabihin, isang taon po ang iintayin niya. So, yun po. Anyway, Willie Hackett Tampol, sir, salute. Sana suporta po sa anak ko. Kung hapon na nag-uumpisa pa lang, tingin ko may potential. Anak ko, dati akong ex, Elorde Estable kay Kuya Bebot. Willie Hackett Tampol. Sigpagpatuloy mo lang at mapapansin din yan ng mga tao at baka may makakita dyan na kuhanin siya as, kumbaga kuhanin siya as boxer, edi maganda po yun. Okay, so next natin is si Timo MTNT. Si Idol Paukas sa Facebook, Timothy James, imutan pangalan ko po, thank you. Hello, kumusta ka dyan pare? Jerry Borja, sir, Idol Pau, sunod po si, sana si Lorenzo Villanueva. Sino ba to si Lorenzo Villanueva? Kilala natin, tingnan natin, ha? Okay, si Dexter Rock naman, sir, pa-shoutout naman dyan sa next vlog mo. Halos panood ko na lahat ng mga podcast mo simula nung nagkita tayo sa Cebu. Dexter Rocks, salamat. Pasensya na, Dexter Rocks, dahil puro mukha ko ngayon, dahil takot talaga ako maglagay ng mga ano, highlights na hindi akin eh. So wish ko mag-boxing ulit dyan sa Cebu para magkita tayo ulit. Sana maimbita tayo ng Ala, ng Omega, at ni Big Yellow. Okay. Mandaba pa pala nito. Linuj Yagarub. Tingin ko binaligtad ito. Buragay Junel. Sir, 20 years old na po ako. Pangarap ko po kasing maging world champion. Okay lang po ba na hindi ako dumaan ng amateur? Mas maganda kung dumaan ka ng amateur kasi sinong magtitiwala or sinong magse-certify sa'yo na marunong ka mag-boxing? Paano nila malalaman yun? Kailangan kasi mayroong pro trainer na magse-certify sa'yo sa GAB na siya ang nagtitraining sa inyo. Okay? So, ayan po. At sana maging pro ka. Pwede pa po yan. Kahit anong edad, basta healthy. Basta ipasa mo lahat ng requirements sa Games and Amusement Board of the Philippines. Punky Zafra 21, wait. Ayan, shout out Master Pau, minamaster mo ko, Punky Zafra. Sana mag-ingat si Casimero sa body punch ni Inoue, malakas siya dyan. Okay, sigurado ako mag-iingat siya dyan. Carlo Lonto, Sir Pau, pa-shout out sa next video mo, pwede ka rin palang maging boxer. Ay, malabo pare, sumusuntok-suntok lang. At ang pinakalas, at salamat sa iyo, Princess Carissa. Pau, salud. Ano na kaya si Navarrete at si Angkahas paglabanin? Kasi pareho naman silang is sponsor, di ba? Magandang laban yan sa tingin mo. Pau, salud. Ito na naman tayo. Si Emmanuel Navarrete po. Okay, ay 122 pounds. Si Angkahas ay 115. So, ibig sabihin po, 7 pounds difference. Hindi po sila magkatimbang. Princess Carissa, kailangan medyo mag-aral ka ng weight division ng boxing. Kahit pareho silang sponsored, kahit pareho silang sikat, hindi basta-basta pwede maglaban pag hindi magkatimbang o hindi malapit ang timbang. Kasi sa boxing po, may pinagkakasunduan na timbang na paglalabanan. So, kailangan silang mag-adjust pareho. Eh, pag mga ganyan, champion sila sa division nila, hindi sila aalis sa division nila hanggang champion sila. Most of the time. So, sana nakatulong yan, Princess Carissa. Subukan mo mag-research ng boxing weight division at nang malalaman mo kung sino-sino yung champion per division at sino-sino ba yung pwede paglabanin sa mga division na yan. Okay? Okay, at yan po ang ating shoutouts of for today. At okay, umabot ka na naman dito sa dulo, pare. Salamat sa'yo at saludo ko sa'yo. Saludo ka nang pala dapat. Pero minsan din, ginagawa natin, ha? Ginagawa natin kahit tapos na, eh. Minsan, ano, nakakapagod, eh. Kasi hindi man ganun karaming nanonood ngayon, eh. At maganda sana kung mas marami. At ano ba bang kulang? Eh, nagsishare ka naman, nagko-comment ka naman, nagla-like ka naman.
nakokonsensya ka na siguro, kaya gawin mo na. Subscribe ka na rin. Okay. Anyway, comment kayo dyan at hi, Stibale. Basta mahalaga, dito ka pa rin bukas or sa isang araw hanggang ginagawa natin ito, hanggang sa matapos ang ating lockdown. At hanggang sa muli po, ako po si Pau Salud, POWCAST Sports. Comment kayo dyan. Bye! Hi, my name is Pau Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. POWCAST SPORTS.